So, ito nakita ko sa TikTok. Coriander seeds. Gamot daw to sa thyroid or bukol sa leeg. Ayan. Dahil meron akong bukol sa leeg. So, ipatry natin to. Ilalaga lang daw. So, ayan. Coriander seeds. And in order ko siya sa Shopee. Ayan. Spices to. Di ba ginagamit to sa pagluto. Pero, itry natin. In 2 months daw na gamutan. 1 to 2 glass of coriander juice in the morning or once a day lang yung gagamitin ang inumin nyo, then yun, mawawala do, gagaling plano mamasama, i-try natin. So tara, ayan. So sa TikTok nakita ko isang dakot daw, pero gamit tayo ng spoon, 3 tablespoon nito, lagay nyo lang sa kalderong maliit. Ayan. Ito spices to eh. Ginagamit to sa pagluto. Pero nakakagamot to siya ng bukol sa leeg. Yan yung thyroid natin. So, lagyan natin ng 2 glass of water. So, ayan. 1. Kapo tayo isa. At saka 2. So, iboboil lang natin ito. Pag-boil daw natin at maubos yung, kumbaga matira na lang siya na maging 1 glass of water na lang yung matitira niya. So, okay na yun. Yun daw, istritin natin, inumin natin. Parang one to two glass a day ang gagawin mo. Or pwede ding once a day. Every morning, wala pang laman yung chan mo. Empty stomach ka pa. So, tara, ilaga na natin to. So, wait lang natin siyang mag-boil. So, ayan siya. Nilipat ko lang siya dito sa container. Kahit anong empty container na meron kayo, ilagay nyo siya para nakastock siya. So, meron ko ditong ice cream container. Ayan. Yan ko na lang siya nilagay. Ayan. Salin nyo lang para pag every morning is mag-boil kayo. Ayan. Ayan siya. Salin lang natin. Ayan, hopefully, mag-work sa akin. Ayan, sabi, ano daw, hindi daw ito pwede sa may acid reflux, pero yung na-search ko naman siya sa Google, pwede naman daw, pero try natin. So, wala namang masama. So, ayan, sealed natin to habang binuboil ko yung nilagay ko na doon na 3 tablespoon of spoon. Pero sa tito kasi, 1 ganyan. Isang dakot ang ginawa niya. Pero, sinukat ko naman siya, 3 tablespoon yung sukat nun. So, ayan. Habang iniintay natin na mag-boil yung ginagawa natin coriander juice. So, see you later, guys. At yan, nagbo-boil na siya. So, hintayin lang natin na mag-dissolve or mag-evaporate yung half na nilagay natin na 2 glasses of water. So, dapat matitira lang is 1 glasses na water. So, yun yung pwede na nating inumin. Okay? So, wait lang natin ito mamaya, guys. Ha? Ayan, okay na siya. Wala na yung 1 glass of water. Ayan, 1 glass of water na lang yung natitira sa kanya. Siguro umabot siya ng 3 minutes. 3 to 5 minutes. Ayan natin. Sasalain naman natin siya ngayon. Then, papalamigin nyo, syempre, bago nyo inumin. Okay? So, ayan. Nagpatulong ako sa husband ko. Ayan. Salain nyo lang siya. Yan siya, guys. Papalamigin muna natin para hindi siya mahirapan inumin. At di kayo mapaso. So, hintayin natin lumami, guys. So, yan. Medyo maligam-gam na. Tikman natin. Okay naman yung lasa niya. So, hindi lang pala gamot ito sa thyroid. Ang dami niyang benefits yung basahin natin yung benefits niya.
help control blood sugar, ayan, antioxidants in the body, good for heart health, protects and health of the brain, promotes easy digestion, helps to fight off infection, good for the skin, tapos yung, yun, sa thyroid din, gamot siya, tapos ang vitamin niya is A, C, K, iron, and calcium, yan, pangtibay ng hair, tsaka ng mga bone natin, and sa mata natin. So, okay pala to. Every morning, inumin nyo lang to, guys. Not bad yung lasa niya, hindi siya maanghang. Sakto lang, sarap. So, yun lang, guys. Busing ko lang to. Thanks for watching, guys. Bye!